maraming sinisingil ang sunog. Ang mga napabaya ang mga Christmas lights, ang kadalasang sanhi ng sunog at trahedya tuwing Pasko. Isang-isa lang, kayang matupok ang lahat ng ito. Pero kung sakasakali maipit tayo sa isang nasusunog na gusali o bahay, narito ang ilang mga tips para maligtas tayo mula sa kapahamakan. Kung sakaling nagising kang nagliliyab ng kwarto, huwag bigla-biglang babangon. Sa halip ay umulong na lang sa gilid ng kama, papalabas ng kwarto. Ang unang dapat natin tandaan na ang usok ang hinahanap niya ang kinakamataas na pwede niyang puntahan. Kaya kita po natin na dyan lahat ng usok dito sa baba. Safe tayo. Pwede tayo gumapang, pwede tayo naka-crouch na ganito at unti-unti lalabas. Iwasang ding matrap sa banyo. Isa sa mga maling akala na lagi natin napapanood sa telebisyon at sa mga pelikula ay kapag may sunog, ang pinaka-safe na lugar ay ang banyo. Maling-mali po yan. Akala natin safe dahil may tubig, pero maaari tayong matrap dito. Muli, maghanap tayo ng labakara, basahin natin, lagay sa bibig. Sa kapal ng usok, maaaring wala na rin makita. Ang importante, kabisado natin ang ating tahanan para makaligas tayo ng ligtas. Kung sakali makita mo na ang pinto at nahagip ka ng apoy, gawin ang stop, drop, and roll. Stop, drop, and roll. Stop, huwag magpapanik. Drop, humiga, at roll. Kapag nagtamo ng first at second degree burn sa balat, agad na ilayo ang pasyente sa apoy. Hugasan ng tubig ang sugat at lagyan ng antibiotic ointment. Para maiwasan ng sunog ngayong Pasko, huwag gumamit ng substandard na Christmas lights. Huwag ding iwanan nakabukas ang Christmas lights kapag matutulog na o kaya'y walang maiiwang tao sa bahay. Iwasang pagdugtungin ang extension cord. Ilan lang ito sa mga simpleng paraan para sama-sama natin maipagdiwang ng ligtas at maligaya ang Pasko. Paolo Medjones, Rescue 5.